Okay. Ngayon po ay tayo magsisimula na ng atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Nandun pa rin tayo sa ating topic na paano nila pinaglingkuran ng Panginoon. Part number 14 na po tayo. Ang pag-uusapan naman natin ngayong umaga ay si Andrew. Si Andrew. Okay na? Si Andrew. Baka meron kayong iniisip na Andrew ha, hindi yun. Ano? Okay. Meron po ngayon tinitrain doon sa audio. Si Joshua ba yan? Si Joshua? Ayun, si Joshua. Kahapon po, nagka-problema po yung audio natin. Ayaw po tumunog ng isang speaker. Nung pala, pinagtripan nung daga yung cord. Kinagat na putol. Kaya pala. Kaya kaninang umaga, pagagaling sa trabaho ni engineer, puyat pa yon, pumunta rito, tapos inesikaso niya muna yung audio. Kaya si engineer ay, nandiyan ba si engineer? Wala pa, ano? Wala ba si engineer? Puyat kasi yun eh, nagpahinga. Palagi ko nakatulog at di na nakabalik. By the way, ano, pag-pray natin ng ating pong kalagayan dito, dahil baka hindi lang yung cord ang kainin ng ano, ng daga. Kaya siguro ang gawin natin, mag-ano tayo, mag-project tayo. Isang daga, 20. Amen. Isang daga, 20 pesos. Ayos ba yun? Okay, tayo muna tayong lahat as we pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito na kayong may kalob sa amin, sa buhay at kalakasang meron kami ngayon. Dalangin po namin ang inyong pangunat at paggabay sa aming pag-aaralan. Wala ibang maitaas, Panginoon, kundi kayo lamang. Salamat sa ginamit mo ng mga Bible character para amin pong maging inspirasyon, maging halimbawa kung paano nila kayo pinaglingkuran. Yung paglilingkod nila, Panginoon, doon po kayo nalugod eh. Kaya amin po itong pinag-uusapan. Hindi nyo i-re-record ito, Panginoon, ng walang dahilan, kundi para maging aral sa aming lahat. Yung aral na yun, Panginoon, ay maging katutunan naman namin, matutunan namin. At may pamuhay namin habang kami ay naglalakbay sa mundong ibabaw, habang kami, Panginoon, binibigyan mo ng tsansa na makapaglingkod pa sa inyo ng masigit pa. Kasi, Panginoon, deserve nyo po talaga na ang buong buhay namin ay maipaglingkod po namin sa inyo, na kayo ang may akda ng aming buhay, at hindi nyo lang kami binuhay, binigyan nyo pa kami ng buhay na walang hanggan. Kaya ito'y aming pasasalamat sa inyo, itong paglilingkod na aming ginagawa po sa inyo. Patawad sa anumang pagkukulang namin, hiling po namin ang inyong pangunguna at paggabay sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Puna po tayong lahat. Okay. Atin pong alamin muna yung pagkataon nitong pong si Andrew. Si Andrew po ay kapatid po ni Simon Pedro. Yun po ay according sa John chapter 1 verse number 40. Kung nagno-notes kayo, gusto nyo talaga makilala yung biographies nitong si Andrew, pwede nyo pong isulat para meron tayong alam about kay Andrew. Itong si Andrew, hindi siya katulad ni Pedro na talagang great preacher. Ano po? Atin pong basahin, John chapter 1 verse number 40, one of the two which heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. Yan. Si Andrew ay kapatid ni Simon Pedro. Ngayon, kung si Andrew ay kapatid niya ay si Simon Pedro, sino naman ang kanilang tatay? Ang tatay po nila ay si Jonah. John chapter 1 verse number 42, para lang may background tayo, ang kanilang tatay ay si Jonah. Sabi dito, and he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, he said, thou art Simon, the son of Jonah. Thou shalt be called Cephas, which is by interpretation, a stone. Napakaliwanag ng verse, ano, na hindi talaga rock si Peter. Ang ibig sabihin talaga ng pangalang Peter, a stone. Kaya nung sinabi ng Panginoong Jesucristo, upon this rock, I will build my church. Hindi po si Pedro ang itinutukoy ng Panginoon doon na pagtatatagan ng iglesia ng Panginoon o yung founder ng church. Hindi po si Peter ang rock. Ang rock po na tinutukoy doon, ang Panginoon.
Kaya ang founder ng New Testament Church at ang Church ng Panginoon, walang iba kundi ang Panginoon, hindi si Peter. Alinaw, di ba? Yung ibig sabihin ng pangalang Sipas ay stone, maliit na bato, hindi rock. Okay. Matthew chapter 16, verse number 17. Kaya hindi tayo naniniwala na si Peter talaga ang founder ng church. Ang paniniwala natin bilang church, ang founder ng church na ito, ang Panginoon, not Peter. Matthew chapter 16, verse number 17. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. The word Barjona, merong kasunod yan anak, ang ibig sabihin nun, means son of Jonah. Alam nyo, pag ating inisip, ano, napakapalad ni Tatay Jonah. Amen? Meron siyang dalawang anak na si Pedro at si Andrew na parehas lingkod ng Diyos. At hindi lang basta lingkod ng Diyos, ito po yung mga apostol. Aba, kung ako mga ako tatay nito, ako'y proud na magkaroon ng ganitong klaseng mga anak, mga lingkod ng Diyos. Ang Diyos ang pinaglingkuran, hindi ang sanlibutan, hindi ang uso ng sanlibutan, hindi kung ano ang gusto ng sanlibutan, hindi ang kanilang mga sariling gusto, kung ang kanilang pinaglingkuran ay ang Diyos, at ang gusto ng Diyos ang kanilang sinunod. Kaya, amen. Meron pong tatay, Jonah. Amen. Hindi ko lang alam sa mga kapatid kung sino dito ang Peter at saka Andrew. Okay. Amen. Mga magulang, mga tatay, nangangarap din ba kayo na someday, yung mga anak nyo ay mga lingkod ng Diyos? Ang sarap ng ganong pangarap na Panginoon, someday itong anak kong ito, itong maliit na ito, someday makita ko siya sa pulpito, nagpipreach, nangangaral ng ebanghelyo ng patungkol sa Panginoong Kristo at mayroong mga naliligtas, mayroong nahahamon, may na-challenge, may nababago, may na-equip, may na-rebuke, may nakokorek dahil sa buhay niya. Kagabihan, no, pinag-iisipan ko ito. Nung araw, nung unang panahon, si Nanay Mila ay matyagang dinadala talaga si Aisel sa church. Ano? Eh kasi ganun talaga ang prinsipyo ng tatay. Pinauna niya talaga yung anak niya na lumago. Wala tayong magagawa doon. Kaya pinaubaya niya ang kanyang anak sa lola, mama lola niya. Si Aisel nung araw, naaalala ko, pag yan nagpupunta sa church, talagang parang rich kid. No? Talagang dalaga yung PSP. Talagang pag nasa church yan, talagang ganun ang ganun. Kaya yung mga nasa Sunday school, hindi nagsa Sunday school. Tumitingin sa PSP niya. Ano? Tapos winika pa nung batang ito nung maliit siya, ayaw niya kay Jesus Christ. Sabi niya sa lola niya, ayaw ko kay Jesus mo. Ganun yung bata. Pero salamat sa Panginoon ng bata, dinala ng dinala sa Panginoon. Ipinalalangin of course ng tatay, ng magulang, na lumago. Amen? Even yung kanilang mama lola ay pinag-pray nila. Alam niyo po ang resulta ngayon? Si Aisel po ngayon dito sa church, to God be the glory, kapaki-pakinabang. Siya ang umaasikaso ng mga baterya ng ating mga microphone. Siya ang umaasikaso ngayon ng pagbibidyo. Kaya kapag nagbablurred siya ang sisisihin niyo. Kapaki-pakinabang. Sino mag-aakala na yung batang ito na dating nire-reject ang Panginoong Kristo noong siya ay dinala ng kanyang mga mahal sa buhay, ng mga nakatatanda sa kanya, ipinanalangin, nangarap ang kanilang mga magulang, ang nakatatanda sa kanya na itong isang batang ito isang araw maglingkod sa Diyos, and then finally, answered prayer. Alam nyo, nakaka-proud na ang bata ang makita ang pinaglilingkuran ang Panginoon niya. Salamat sa mga batang umawit kanina. I do pray to the Lord na itong mga batang ito, meron ditong Andrew, meron ditong Peter, meron ditong Philip, Bartolomeo, at meron ditong mga Apostol Pablo na nakatago
sa mga maliliit na bata na kanilang paglaki, lilitaw ang kanilang mga gift para ipaglingkod sa Panginoong Diyos. Nakatago lang yan sa mga bata. Someday, lilitaw yan kung anong gift meron sa kanila. Kaya huwag nyo lamang panghinawaan, huwag nyo lamang tigilan ang mga bata'y dalhin sa Panginoon. Katulad po nito, si Bar-Jonah o si Jonah, praise God, meron siyang dalawang anak na tumatak sa history ng Kristyanismo. May Andrew at may Peter na naging anak. Amen? Pangarapin po natin yon at ipanalangin. At napakagandang makita isang araw yung bunga ng bawat ating panalangin sa ating mga anak. Even yung mga bata, kahit hindi po sila mga lalaki, pwede silang maglingkod sa Panginoon. Baka mamaya ang inyong anak na babae ay maging pastor's wife. Amen? Ang inyong anak ay maging magaling na choir member, magaling tumugtog ng organ kahit nakapikit, alam kung saan pipindutin. Amen? Alam niyo si Joy, kuminsan kahit puyat yan, tumutugtog yan. Amen? Amen? Ganon din naman si Lester. Kahit puyat yan, magpapakanta yan. Salamat po sa inyong mga paglilingkuran sa Panginoong Diyos. Ang inyong pong paglilingkod, lagi kong sinasabi, naka-note yan sa Panginoon. Your labor is not in vain. Nakakatuwa po na yung mga bata ay makita nating naglilingkod. Kaya mga magulang, isa po kayong instrumento ng Diyos to train your child in the way na kung saan nyo gusto. Saan ba natin gusto na dalhin ang ating mga anak? Di ba? Of course, magandang goal sa gawain ng Panginoon. Amen? Sa gawain ng Panginoon. Marami pong mga kabataan, sayang ang buhay nila. Ipinagamit lang nila sa bisyo, ipinagamit lang nila sa kung anong mga bagay, sa mga makabundong bagay. Nasira lang yung kanilang kinabukasan dahil doon nila ipinagamit ang kanila pong mga buhay. Pero sa Panginoon, wala pong masasayang na buhay pag sa Panginoon po natin ipinagamit. Okay. Ngayon po, pag-usapan natin si Andrew bilang disipulo ng Panginoon o disipulo ni John the Baptist. Andrew, the disciple of John the Baptist. Itong ating topic, ano, hindi tayo ngayon magkakaroon ng kalituhan kung hindi kaliwanagan patungkol sa mga Bible character. Maiintindihan natin ano ba ang nangyari kay Andrew, bakit ba siya naging disipulo ni John the Baptist, ano ba ang naging dahilan. Basahin natin sa Bible para maintindihan po natin. John chapter 1, 35 to 36. Verse number 35. Again, the next day after John stood and two of his disciples, nung daw tumayo si John the Baptist, may kasama siyang dalawang disipulo. Kasama niya, disipulo ni John the Baptist. And looking upon Jesus, sino po ang tumingin sa Panginoon? John the Baptist and his two disciples looking upon Jesus as he walked, he said, "Behold the Lamb of God." Nakuha niyo po yung senaryo? Nakatayo si John the Baptist, hindi pa pinangalanan na kung sino yung mga disipulo, ha? Kasama yung dalawang disipulo, nung parating sa ang Panginoong Kristo, ang turo ni John the Baptist, naririnig ng dalawa to. Behold the Lamb of God. Alam niyo, yung term na ginamit ni John the Baptist na Lamb, hindi siya stranger dito. Alam niya yung Lamb. Bakit po? Dahil ang tatay ni John the Baptist, yung pinag-usapan natin last Sunday, si Zacharias, at si Zacharias ay ano po? Priest.
Alam niya pag sinabing lamb, alam niya pag sinabing burnt offering, alam niya pag sinabing tupa na ihahain. Kaya yung term na ginamit ni John ay akmang-akma nung sinabi niya nang padating ang Panginoong Kristo, "Behold the Lamb of God." And I do believe, yun ang turo niya sa dalawang disipulo na hindi pinangalanan na itong Kristong ito, ito ang Lamb of God. Well doctrinated when we talk about doctrine of salvation, itong dalawang disipulo na hindi pa pinangalanan. Are you with me? Kaya alam nyo, praise God, nasa tama tayong church. Ang kinikilala nating sapat na handog sa ating kasalanan para sa ating kaligtasan ay walang iba kung hindi ang Panginoong Kristo na dumating dito 2,000 taon na nakalipas na napako sa krus para bayaran ang ating kasalanan. He is the Lamb of God. Alam niyo, ang tagapagligtas si Kristo, siya ang Lamb of God, hindi relihiyon. Hindi rin ang mabuting gawa. Hindi rin yung pag-anib. Ang Lamb of God, si Jesus Christ. Kaya itong dalawang disipulo, hindi pa pinapangalanan, ano? Well doctrinated ito when we talk about doctrine of salvation. Amen? Alam niyo, ito yung tanong ni Isaac, if you remember. Look, si Isaac, sinama ni yung tatay niya, si tatay niya, si Abraham, biglang nagkalituhan, ano? Nakalugot ako eh. Nung i-offer si Isaac, may tanong si Isaac eh. Kasi, observe, nag-observe si Isaac eh. Sabi ni Isaac, andito yung kahoy. Andito yung sulo. Ito tanong niya. Sabing ganoon sa Genesis chapter 22, verse number 7, "And Isaac speak unto Abraham, his father, and said, My father! And he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood." Ito yung sulo, ito yung fire. Ito yung mga panggatong dala-dala natin, tatay. Ito tanong ni Isaac. "But where is the lamb for a burnt offering? Where is the lamb?" Hindi sinabi ni Isaac, "Anak, ikaw yun eh." Hindi niya sinabi na ganun. Alam niyo kung anong sinagot ni Abraham? Verse number 8. "And Abraham said, My son, God will provide Himself a lamb." Amen? Siya mismo ang magpo-provide ng lamb. Hindi tao ang magpo-provide ng lamb. Ang Diyos ang nag-provide ng lamb para tayo maligtas. Kaya ang kaligtasan wala sa atin. Galing yan sa Diyos. God will provide Himself a lamb. Yung tanong sa Old Testament na hinahanap ni Isaac, sinagot na ni John the Baptist. Kaya tayo Baptist eh. Amen? Ito ang sabi, John chapter 1, verse 29. "The next day, John seeth Jesus coming unto him and saith, Behold, eto na, amen? The Lamb of God, eto na! Isaac, eto na! Eto na! Eto na! Amen? Ha? 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 Which take it away the sin of the world. Alam niyo yung mga tupang inaalay noon, temporary lang yun eh. Hindi naman talaga naglilinis ng kasalanan yun eh. Yung Lamb of God na bigay ng Diyos Ama. "For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth on Him shall not perish but have everlasting life."
He is the Lamb of God. Amen? Praise God. Dahil dumating na ang Lamb of God. Amen? At tayo ngayon ay nabayaran na ang ating kasalanan sa cross nung siya ihandog na. At tayo ngayon ay may kaligtasan. At dahil tayo'y ligtas, hindi lang tayo tutunganga kung hindi sasabihin natin na dumating na ang Lamb of God na magliligtas sa iyo. 2,000 taon na ang lumipas. As we continue, John chapter 1, verse number 37, ligtas ito yung disciple, nadoktrinahan ng salvation, nadoktrinahan, amen? Ligtas, ligtas. Yun ang pinaka napakagandang araw sa buhay natin nung tayo'y maligtas. Kaya nga, pagka may wini-witnessan tayo, yung mga counselor natin, sila Sister Divine, Sister Nora, Tatay Jimmy, Brother Alvin, basta yung mga nagwi-witness dito, lagi natin sinasabi, pakitandaan mo yung date nung tinanggap mo ang Panginoon. Ako po, nung tumanggap ako sa Panginoon, July 13, 1993. Tagal na, ano? Huwag niyo nang bilangin kung ilang taon na. Okay. Tinanggap ko ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas nung panahon na yon. Ngayon, itong dalawang disipulong hindi pinangalanan, tama doktrina nila, di ba? Tama yung salvation nila, di ba? Yun ang turo ni John the Baptist eh. Yun ang turo niya. And I do believe talagang ligtas itong dalawang disipulong ito. Verse number 37 ng John chapter 1. Kaya nga, ano, mga kapatid, kapag meron ka pang ibang paraan ng kaligtasan, mali na yan. Kapag hindi si Kristo ang tagapagligtas mo, mali na yan. If you remember, ano, nung makapako si Kristo sa cross, ano ang sabi nung isang magnanakaw na naniwala sa Panginoon? Panginoon, alalahanin mo ako pag nagahari na. Samantalang nandun si Maria. Di ba nandun si Maria? Hindi sinabi nung magnanakaw, Maria, alalahanin mo ako pag nagahari ka na. Di mo ba? May mga priest din doon. May mga pari din doon. Di ba? Yung nagpe-persecute sa Panginoon. May mga scribe, etc. Mga doctors of the law. Hindi sinabi nung mga, yung nakapako sa krus, mga pari, alalahanin niyo ako pag nagahari na kayo, ha? Hindi ganun ang sinabi. Ang sinabi niya, ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili. Kanino? Kay Jesus Christ. Hindi kay Maria. Hindi sa mga pari. Kay Jesus Christ. Ano sabi ng Panginoon? Gayun din, isasama kita saan? Sa paraiso. When we say pananampalataya kay Kristo, ipinagkakatiwala mo yung kaluluwa mo kay Kristo. Amen? Na siya lang ang iyong tagapagligtas. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kapag meron ka bang ibang kinikilalang tagapagligtas, mali yan! Are you with me? Mali yan! Ang dapat mo lang kilalanin na tagapagligtas ng iyong kaluluwa, yung Lamb of God! Alam niyo, may mga tao, handa nang maligtas. Kaya kapag handa nang maligtas, tinutulungan ng Diyos. Pero may mga tao talaga hindi handa maligtas eh. Eh di tinutulungan ng Diyos. If you remember Cornelius, gusto niya maligtas. Di ba? Pinapunta si Peter. And then, naligtas. Yung jailer, do you remember jailer? Paano bang maliligtas? Pinadala si Paul and Silas. Ngayon, nandito tayo. Hindi pa natin alam kung saan pupunta ang ating kaluluwa. Handa ka na bang maligtas? Handa ka na ba? Kung handa ka nang maligtas, tutulungan ka ng Diyos at ang tagapagligtas, si Kristo. Verse number 37, John chapter 1, verse number 37. And the two disciples heard him speak. And they followed Jesus. Ligtas, ha, ligtas. Nung marinig nilang magsalita ang Panginoon, sumunod kay Jesus Christ. Sumunod. Ngayon, alamin natin, sino ba yung isa sa disipulong ito ni Kristo? Dalawa eh. Sino yung isa sa disipulo ni John the Baptist
na tama ang doktrina ng salvation at nung marinig nila yung si Kristo, sumunod itong dalawang ngayon ito kay Kristo. Sino yung isa doon? Basahin natin. Verse number 40. One of the two which heard John speak and followed him was sino po? Si Andrew. Ang unang nagdisipulo kay Andrew, si John the Baptist. Amen? At nung marinig niya na magsalita ang Panginoong Jesucristo, doon na sila sumunod kay Kristo. Eh, alam niyo naman ang attitude ni John the Baptist, ano? I must decrease, he must increase. Siguro, sabi ni John the Baptist, kung saan pa kayo mas lalago, doon kayo. Yun ang tatawag sa ministry, meron kayo. Amen? Okay. If you remember, bakit sila sumunod sa Panginoong Jesucristo nung magsalita ang Panginoong Jesucristo? Bakit sumunod si Andrew? Here's the reason. John chapter 10, 27 to 28. Aba, nung magsalita si Kristo eh, sumunod sila kay Kristo. Anong dahilan? John 10, 27 to 28. Verse number 27. My sheep hear my voice. And I know them, and they follow me. Sir Lester, itong verse na ito, nagpatunay na talagang ligtas si Andrew. At yung kasama niyang hindi pinangalanan. Ang aking tupa, sabi ng Bible, pinapakinggan ang aking boses. At hindi lang niya pinapakinggan, sumusunod pa siya sa aking boses, sa aking mga utos. Hindi lang sumusunod yun. In fact, ito ang sabi ng verse 28. Yung mga nakikinig ng boses ng Panginoon at sumusunod sa Panginoon, hindi lang sila ganoon. Verse 28, and I give unto them what? Yun, yun ang sinasabi nating ligtas. Papunta ng langit. Unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Amen. Salamat sa Panginoon. Nakita niyo na po istorya? Who is Andrew? Kapatid si Pedro? Ano ba? Ang tatay ay si Jonah? Ang uno ng disciple, nagturo ng doctrine of salvation, sino? Si John the Baptist. Nang marinig niya ang boses ng Panginoon, sumunod sila sa Panginoon. Dahil sabi ng Bible, my sheep, hear my voice. Yun po yung Andrew and John the Baptist. Pangalawa po tayo, Andrew and his own brother, Simon. Doon po tayo. Diba yung nakalagay kanina na pangalan ni Andrew, he brings people to Jesus. Alam nyo, dito natin ano, malalaman yung buhay ni Andrew, kung ano yung ginawa niya, at kung sino ang mga dinala niya sa Panginoon. Okay, una na kanyang dinala. Ang una niyang dinala sa Panginoon, si Peter, ang kanyang kapatid. Siya nag-win doon kay Pedro, si Andrew. O, basahin natin. John chapter 1, verse number 41. He first findeth his own brother, Simon. Yun ang una niyang pinuntahan. Yung loved ones niya, si Pedro, yung kapatid niya, is said unto him, we have found the Messiah. Nasumpungan na namin ang Messiah, which is being interpreted, the Christ. Nasumpungan ko ng Panginoon ang Messiah. Yung hinihintay nating Messiah, nasumpungan ko na. Yung Kristo, ang ibig sabihin, nasumpungan ko na. Verse number 42. And he brought him to Jesus. Nasumpungan mo na ba ang Messiah? Say amen. Amen. Kung nasumpungan na natin, sabihin natin, nasumpungan ko na ang Messiah. Sama ka sa akin, nasumpungan ko na. Halika, sama ka sa akin. Amen. Ako'y natutuwa kay Nanay Malu. Meron ngayong gustong daling bisita si Nanay Malu. Kaya lang inaatake ng makaalang kaaway, ano po, talagang hinahadlangan. Pero gusto niyang dalin. Bakit po? Nasumpungan na ni Nanay Malu ang Misaya.
Amen? Are you with me? Kaya gusto niyang masumpungan din ng makakilala niya. Kung nasumpungan mo na ang Misaya, yung makakilala mo, dalhin mo rin dito nang masumpungan nila ang Misaya. Mga taong pagod na sa kasalanan, mga taong pagod na sa pagmamarites, yung mga taong pagod na sa panonood ng pornography, yung mga taong sawa na sa buhay ng addiction. Dali natin sa Panginoon. Amen? Ito ginawa ni Andrew. Sino ang una niyang dinala? Kapatid niya. The question is, may kapatid pa ba tayong hindi natin nadadala? Be like Andrew. Amen? Dali natin sa Panginoon. He brought him what? To Jesus. Andrew, he is the first missionary of the Lord Jesus Christ. He is the first. Amen? Siya ang unang naligtas. Siya ang unang disciple ng Panginoong Jesucristo bago si Peter. No, Andrew. No, Peter. Imagine ninyo to church. Kung wala si Peter, walang magpipreach sa day of Pentecost. At walang maliligtas na 3,000 kaluluwa. Kung wala si Peter, walang first and second Peter. Kung wala si Andrew na nagdala kay Peter, alam nyo, wala itong lagi nating kinokote. Acts 5.29. We ought to obey God rather than man. Dahil lang nagsalita niyan, I see Pedro. At wala rin itong laging kinokote ng mga preacher. 1 Peter 5 verse number 8. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walk it about seeking whom he may devour. Ang diablo, ganyan lagi, ang hinahanap niya kung sino yung kanyang sasakbalin. Tignan niyo muna ang inyong katabi. Siya ba yung nakapila sa sasakmalin? Huwag nawa. Amen? Church, kapag ating inimagine yung naging role ni Andrew, kung walang Andrew, walang Peter. Amen? Hindi siya great preacher, pero siya ang nagdala sa Panginoon ng great preacher. Hindi siya nagsulat ng Bible, pero siya ang nagdala na nagsulat ng Bible. Hindi siya ang nagsulat ng we ought to obey God rather than man, pero siya ang nagdala na nagsulat na we ought to obey God rather than man. Are you with me? Hindi ka man great preacher, hindi ka man laging nakikita ditong tumatayo, hindi man ikaw yung key person na laging nag-a-appear dito, pero kung ikaw ang nagdala niyan, sama ka na doon. Sabihin mo nga, sama ka na doon. Tanungin ko po kayo, who is your Andrew? Ang ibig kong sabihin, sino ang nagdala sa'yo sa Panginoon? Baka naman. Amen? Baka naman isang araw, isipin mo na, pag-ipunan ko nga ito ah, maitreat ko man lang. Amen? Sa Samji. Salamat, dinala mo ako sa Panginoon. Alam niyo po ba kung sino yung Andrew ko? Kung sino ang Andrew ko? Kilala niyo ba kung sino ang Andrew ko? Kung sino nagdala sa akin? Ang aking pong kabatid, si Kuya Alvin. Kaya pinagpaplanuhan ko na yan eh. Amen. Naipag-pray. Amen? Hindi man siya ang nakikitang nagpipreach dito every Sunday. Pero siya ang nagdala na nagpipreach dito every Sunday. Amen? Okay.
Baliktanawin nyo. Sino ba nag-witness sa akin? Sino ba nagpatanggap sa akin sa Panginoon? Amen? I-treat nyo man lang yan. No, bigyan nyo man lang kuminsan ng isang matahimik na lugar. Sementeryo. Dali sa isang matahimik na lugar. Amen? Yung bang ma-relax man lang. Pasalamatan nyo sila. Akala nyo gaganon, hindi man lang, hindi bihira ito eh. Diba? Hindi ito yung pag nag-priest 3,000 naliligtas, hindi siya ganun eh. Hindi siya ganun. Pero siya ang nagdala yung nag-priest ng 3,000 ang naligtas. Simpleng tao lang to, simpleng Kristiyano lang ito. Ang ginawa lang niya, magdala ng kaluluwa, yun lang. Pero grabe yung mga dinadala niya sa Panginoon. Si Pedro. Just imagine, oh. Kung walang Andrew, walang Pedro, nasa langit, tapos may manok, hindi ba? Walang yung may hawak ng susi ng langit. By the way, ano, hindi ganun si Peter, ha? Hindi totoo yun siya, may hawak ng susi ng langit. Ano yan? Ano yan, ha? Security guard. Ginawa niyo pa security guard si Peter? Hindi. Di ba? Hindi man siya yung nakabarong ng puti every Sunday, pero siya ang nagdala ng nakabarong ng puti every Sunday. Amen? Nagpapalit po ako ng barong, ha? Hindi. Kulay puti lang talaga, kasi pahit yung panahon. Alam mo, ganyan-ganyan lang, dadala ka ng tao sa Panginoon. Ako, baka mamayang dinadala mo, ala Pedro, ala Pablo. Amen? Huwag pong manghinawang magdala ng kaluluwa sa Panginoon. Are you with me? Hello, Birian. Baka mamaya makachamba. Lubi ng Panginoon ang dadalin mo dito. May pagka-Dorcas na ugali. May pagka-Lydia. Diba? May pagka-Elijah pag nag-preach. May pagka-John the Baptist pag nag-preach. Di po ba? May pagka-Simeon na talagang nananalangin. Okay, wala po ito kung wala si Andrew. Ang title ko nga sana dito, Sir Lester, eh, The Middleman. Di ba, middleman? Siya yung namagitan, di ba? The Middleman. Who is your Andrew? Sige lang, magdala tayo ng mga tao sa Panginoon. Baka may ala Pedro dyan sa tabi-tabi lang. Baka mama yung kapatid mo, grabe pala yan. Isa palang tenor. Yung kapatid mo pala, isang ganap na soprano. Diba? Isang alto. Isang bass. Talaga naman. Talin! Yung bang nakaupo ka dyan, pinapanood mo yung dinala mo. Wow, amazing. Amen. Praise God. Salamat Panginoon, ako ang naging middleman ng taong ito. At kung bakit siya ganoon. Amen? Okay. Again, baka mag-expect kuya ko, pinagpipray ko po siya. Okay. May isisingit tayo, John chapter 1 verse 43. The day following, Jesus will go forth into Galilee and find that what? Philip. Yan po yung magkakontemporaring mga apostol. Ihandaan nyo na ang isa, microphone. Peter, Andrew, Philip. Tandaan nyo na po ito. Ito po yung tatlong almost pioneering apostle of the Lord Jesus Christ. Peter o Andrew, Peter, Philip. Susunod dito, dadalhin ni Philip si Nathaniel. No po? Okay. Pero dito lang muna tayo. Bakit ko idinuktong si Philip? Dahil po may kinalaman si Philip mamaya sa mga pag-uusapan po natin. Natakot sa inyo. Takot sa inyo. Dapat huwag kayong aalis dyan para yung mic natatakot sa inyo. Okay. Andrew and feeding of the 5,000. Bakit ko isinali si Philip? Ito po. Tingnan niyo ang Panginoon, ano?
ang kinukonsultang una ng Panginoon, yung mga pioneering. Nakuha niyo po, John chapter 6, verse number 5. Ang Panginoong Jesucristo, nagturo siya. At ang daming taong dumalo. 5,000 ang bilang nila. Hindi pa raw kasama dito yung mga babae at saka mga bata. Ibig sabihin, napakaraming pumunta sa pagtuturo ng Panginoong Jesucristo. Imagine ninyo, walang microphone ng araw, 5,000 tao, tapos magpipreach ang Panginoong Jesucristo. Di ba sigurado yan? Pasigaw! At nung sabi ng Panginoon, huwag niyong pauwiin yan nang di kumakain yung mga yan. At ang unang tinanong ng Panginoon, si Philip, John 6, verse number 5. When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he said unto Philip, whence shall we buy bread that this may eat? Sabi ng Panginoon, saan ba tayo pwedeng bumili para ang mga tao ay makakain? Alam niya may rason ng Panginoon kung bakit si Philip ang in-approach. Ito ang rason ng Panginoon. Verse 6. And this he said to prove him, para itest si Philip, for he himself knew what he will do. Galing talaga ng Panginoon, ano? Tinetest lang, pero alam ng Panginoon kung anong gagawin ni Philip. Ito na nga, umarangkada na si Philip. Ito ang ginawa ni Philip. Philip answered him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. Alam niyo, isang penny, ito yung isang araw na kita ng mga trabahador. At ang isang kita ng isang trabahador, siguro mga 6 mil siguro, ano, pagka binili mo lahat ng pagkain. Sabi ni, ano, ni Philip, yung 200 days na pagtatrabaho na kita, hindi raw enough para lang makatikim ng maliit yung mga tao. Meaning, ang ibinigay ni Philip, datos. Alam niyo kung minsan kapag ang datos ang tinignan natin, hindi tayo magpapatayo ng building. Tama po ba? Pag yung datos ang tinignan natin, hindi tayo mag-extend. Pag yung datos ang tinignan natin, hindi tayo magpapasiling. Pag yung datos ang tinignan natin, hindi natin ito mapapatiles. Kapag datos ang tinignan natin, sorry ka, Sir Junel, hindi tayo bibili ng aircon. Kapag yung datos yung ating tinignan. Alam niyo sabi ng Bible, we walk by faith, not by datos. Amen. Kasi makikita mo eh, sa akad, naku po, ganun eh. Naku po, walang nagtatites. Naku po, yung first fruit, naku po. We walk by faith, not by datos. Amen? Amen? Problema ang ibinigay lalo ni Philip. Pero pansinin niyo ito, verse number 8, 6 ng chapter 6 ng John, verse 8. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said unto him, there is a lad here who is the middleman between the Lord Jesus Christ and the lad, Andrew. Kaya yun dapat talaga yung title, ano? The middle man. No? There is a lad here, sabi ni Andrew, which hath 5 barley loaves, 5 tinapay, and 2 small fishes. But what are they among so many? Parang sinasabi dito ni Andrew, Panginoon, saan aabot ang 5 tinapay at saka yung 2 isda? Saan ito aabot? Alam nyo, tinuturoan ko yung mga Sunday school teacher natin ng mga bata. Alam nyo, yung feeding of the 5,000, para hindi kayo malito, laging marami yung kanin kesa sa ulam. Di ba? 5 tinapay, 2 isda. Kaya kung minsan ang pagkakapalit nila, 2 tinapay, 5 isda. Para huwag kayong malito. Laging marami ang kanin kesa saan? Sa ulam. Para bang sa sobrang tipid ng isang mag-anak. Sobrang tipid nila. Ipipirito ng nanay yung tuyo. May kanin. Ang gagawin ng nanay sa piniritong tayo,
aamuyin nila. Sabay subok. Isa naman. Kaya bukas may ulam pa rin sila. Panginoon, hindi naman nagduda si ano eh, di ba? Hindi naman magluto si Andrew eh. Ang tanong lang ni Andrew, saan kaya Panginoon to makakarating? To make the long story short, ito ginawa ng Panginoon. And Jesus said, make the men sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down in the number about 5,000. Alam niyo kung bakit pinaupo ng Panginoon? Tanongin niyo kung bakit. Pastor, bakit mo pinaupo ng Panginoon? Bakit yun? Ang tawag dito, strategy. Alam niyo kung bakit pinaupo ng Panginoon? Kasi kapag nakaupo ka, hindi ka na magulo. Eh sa dami niyong yan, papakainin kayo. Gulo-gulo yan, lahat gutom na eh. Kaya kapag nakaupo kang ganon, steady ka lang dyan. Ang gulo, ang movement mo lang ganyan. Diba? Pero kapag nakatayo ka, pwede ka pang maglalakad, pwede mag-stampede dun eh. Kaya ang galing ng strategy ng Panginoon, sa dami nyo, napapakainin, magsiupo kayo. Ang hindi nakaupo, hindi kakain. Pero walang ganun ah, dagdag ko lang yon. Ang tawag yun, expository. Galing ano? Pinaupo. Tapos tinawag yung mga alagad. Verse number 11. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciple, and the disciple to them that were set down, and likewise of the fishes, as much as they would. When they were filled, dapat yata nakaganyan lang ako, when they were filled, he said unto his disciple, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Verse 13, therefore they gathered them together and filled how many basket? 12 basket. May natira pa 12 basket. Amen? Sinong ginamit ng Panginoon? Si Andrew. Without Andrew, wala ring feeding of the 5,000. Nakita nyo yung mga, ano tawag dito? Participation ni Andrew sa Bible. Mga dakila, di po ba? Mga tumatatak sa isip ng tao ang mga istorya. Yung participation ni Andrew. Sige na nga, anak, kaka na ngayon. Amen. Praise the Lord. Kuminsan, tingin natin maliit lang at parang hindi makakatulong. Yung maliit pala ang solusyon sa malaking problema. Salamat may Andrew na magitan sa Panginoon at doon sa bata. Ang lesson din dito eh, talagang maganda, nagdadala talaga tayo ng mga bata. You see, alam niyo mga batang ito, yung sinasabi ko sa inyo kanina, ito palang mga batang ito ang solusyon ng malaking problema natin sa future. Amen? Na sila pala yung susunod sa atin at gagamitin. Dahil kumisan di natin kaya. Kaya encourage sa mga Sunday school teacher, maganda yung vision ni Sister Ging. Maganda yung vision niya na talagang extend yung pagtuturo ng mga bata. Kasi kapag na tayo nagsipagtanda na dito, sino ang susunod na henerasyon? Ang magba-back up sa atin, yung mga bata dyan sa maliit na kwartong yan. Amen? And I pray someday, yung kwartong yan ay hindi lang ganyan, kundi lalakihan pa natin dahil sa mga maraming bata na susunod para sa atin. Without Andrew, I think walang feeding of the 5,000. Ganun lang. Kapatid mo, dalhin mo sa Panginoon. Kapitbahay mo, dalhin mo sa Panginoon. Mga bata, dalhin mo sa Panginoon. Akala mo kung minsan walang magagawa yung mga yan, pero someday yan pala yung magiging solusyon sa malaking problema mo. Amen? Yung bang mayroon kang dinalang bata dito na napulot mo lang dyan, na pag-alagala dyan, hinablot mo, halika nga dito, mag-Sunday school ka. Turuan kita ng salita ng Diyos. Aba, naglinggo-linggo nang dumalo.
Natutong ng salita ng Diyos. Natutong mangarap. Natutong magtiwala sa Diyos. Nag-aral nakatapos, pinagpala ng Diyos. Naging milyonaryo. Naalala ka ngayon? Ayun ang antro ko ah. Binisita ka ngayon? Tao po. Ako po yung dinayo sa Panginoon. Napag-alagala lang dyan yung binagyang hinablot nyo ako. Kinuwelyohan nyo akong ganun. Tanda-tanda ko yun. Pero salamat, ako'y hinablot nyo. Ako ngayon ay pinagpala ng Diyos. Tapos ikaw ngayon, nagpipray ka ng blessing. It's about time, sabi ng pinagpala na makapag-payback po sa inyo. Okay. Nakita ko po ang bahay nyo. Mukhang hindi sa inyo at nangungupahan lang kayo. Hanggang ngayon, bed spacer. Ibibili ko po kayo ng lote. Ibibili ko po kayo ng bahay. Pati kotse. At bibigyan ko po kayo ng maliit na negosyo. Pamamana ko po sa inyo yung nagsasarang DB Mart. Amen? Akala mo maliit eh. Akala mo limang tinapay lang eh. Akala mo dalawang isda lang magagawa nito eh. Pero kapag dinala mo pala sa Panginoon, siya ang solusyon sa napakalaking problema. Kaya huwag niyo pong minamaliit yung mga dinadalo niyo sa Panginoon. Dahil yan ay pagnaligtas, automatic, may magandang plano ang Diyos sa buhay nila. Kaya ging, keep on. I encourage you. More children sa children's department. Amen? You see? And then, panghuli, Andrew and the certain Greeks. Si Pedro dinala, yung lad dinala, ngayon naman, the certain Greeks. John chapter 12 verse 20, i-eksena uli si Philip, hintayin nyo. Amen? I-eksena uli si Philip. Diba kanina umiksena si Philip? Okay, verse 20, and there were certain Greeks among them that came up to worship at the peace. Certain Greeks. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid ko minsan, na gusto na nilang maligtas. Handa na silang maligtas. Pumunti sila saan? Sa peace ng mga Hudyo to worship. And then, anong sumunod? Verse 21, the same came therefore to Philip. Sino ang in-approach ng mga Greeks? Si Philip, which was of Bethsaida of Galilee, and desired him, saying, Sir, we would see Jesus. We will see Jesus. Gusto namin makita ang Panginoon. Okay, listen carefully. Alam niyo po ba, kung bakit si Philip ang in-approach ng mga Greeks? Kasi yung pangalang Philip, Greek. Parang ganito, ang i-approach ay si Bernardo, kasi ang pangalang Bernardo, Carpio. Filipino. Pero hindi si Jude. Not Jude. Kasi ang Jude, saan yan? Hey yun eh, hey. Amerika yun eh. Kaya ang in-approach niya, si Bernardo. Kasi Tagalog, talagang Pilipino. Ano ko niya po? Ngayon, nung in-approach itong si Philip ng mga Greeks, ito ang scenario. Medyo biniti ng konti. John chapter 12, verse 22a. A muna, para hindi kayo mag-advance. Philip cometh and telleth Andrew. Sino ang in-approach? Gusto namin makita ang Panginoon. Manong sinamahan na, Panginoon, gusto po kayong makita nito. Hindi ganun ang ginawa ni Philip. Ang in-approach ni Philip, sino? The middleman. Amen? The middleman. Alam niyo ang reason? Sabi ng mga scholar kung bakit hindi inilapit kagad ni Philip yung mga Greeks na naghahanap sa Panginoon. Marahil, sabi ng mga Bible scholar, diskumpiyado si Philip sa mga Greeks dahil hindi ito Hudyo at hindi ito naniniwala sa Judaism.
Baka mamaya, kaya hinahanap si Jesus Christ, dibatihin lang si Jesus Christ. Diskumpiyado. Pero alam nyo, nung ikinuwento ni Philip kay Andrew, duktungan natin yung verse 22 ng John chapter 12. And again, amen, Andrew and Philip tell Jesus. Nung sinabi ni Philip, ay may mga Greeks dito, gusto rin makita ang Panginoon. Ah, ganun ba? Sige, tara, putas. The middle man. Dinala sa Panginoon. Pati mga Greeks. Amen. Kung totoo man ito, praise the Lord. Anak, nandito ba yung tradisyon? Okay, pakiplas mo. Magugulat kayo dito. Kung totoo ito, sabi ng tradisyon, tradition tells us, one of these Greeks, sino? Si Luke. Wow! Kinikilabutan ako nang mabasa ko ito. Wow! Amen! Praise God! The beloved physician who wrote the Gospel of Luke and the Book of Acts. Grabe naman tong middleman ito. Ang titindi ng mga dinala sa Panginoon. Alam nyo, ito kasing si Luke, sa inyong kaalaman, hindi po siya Hudyo. Gentile po si Dr. Luke. He is the author of the Book of Acts. Amen. Kung walang Andrew, walang Luke, walang Book of Acts, at walang Book of Luke. Praise God sa ating magaling na middle man. Hindi niya kagad pinagdududahan. Basta ang trabaho lang niya. Dalin ka. Dalin ka. Dalin ka. Ano po ang ibig sabihin ng pangalang Andrew? Andrew literally means manly. Lalaking lalaki. Kung magkakaroon mga kapatid ng interview, listen carefully. At i-interviewin natin si Andrew. Andrew, hindi ka ba naiinggit kay Peter na great preacher na ginamit ng Diyos na magsulat ng mga aklat? Hindi ka ba naiinggit kay Luke na nagsulat ng Book of Acts and Book of Luke? Hindi ka ba naiinggit sa kanila? Marahil ang isasagot ni Andrew sa atin, mind your own business. Dito sa church, wala pong inggitan. Kung ano ang ipinapatrabaho ng Diyos sa atin, yun po yung trabahohin natin. At pasalamatan natin kung meron tayong dinala na naging mas mahusay kesa sa atin. Naalala ko tuloy yung sinabi sa akin ni Pastor Lito nung buhay pa siya. Of course, nung buhay pa. Sabi niya sa akin, Pastor Bernard, ang pangarap ko sa iyo, mas higitan mo pa yung naabot ko. And I do believe, ang Pastor Lito masaya sa pangarap niya sa kanyang anak. Si Pastor Bernardo Manong Magat. Amen? Walang ganong feeling kasi yun ang tunay na lalaki. Amen? Kaya mga akma sa kanya, may tunay na lalaki ba na silos na silos? Are you with me? Diskumpiyado? Are you with me? Walang ganun. He is manly. Meron yung talagang manly, yung manliligaw. Talagang manly yan, ano? Okay. Matthew chapter 4, verse 18. Ito ang utos ng Panginoon sa kanila. And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net unto the sea, for they were fishers. Take note yung nakadilaw. Two brethren. Ibig sabihin, ligtas na. Sabi ng mga scholar, nung sumama sa Panginoon tong si Andrew, bumalik uli sila sa pangingisda. Pero sa time na ito, binalikan sila ng Panginoon. Nakukuha niyo yung senaryo? Kaya nakalagay dyan, two brethren, mga ligtas na. Mga ligtas na ito. Verse number 19. And he said unto them, follow me. Binigyan na ng task.
binigyan na ng ministry, binigyan na ng kanilang misyon, pinakita na ng Panginoon ang kanilang purpose, ng kanilang pagkakaligtas. Ano ang sabi ng Panginoon? I will make you fishers of men. Nung marinig nila yon, nagdalawang loob ba sila sa kanilang ministry? Verse 20, and they straightway left their debts, yung pinagkakabuhayan nila. Mahalaga yun, ano? Inuwanan yung mahalaga sa kanila. And followed him. Kuminsan, hindi ko sinasabi na umalis ka na sa trabaho mo para ka makapaglingkod. At di ko rin sasabihin, ang what I'm trying to say, huwag makahadlang yung trabaho mo para maglingkod ka sa Panginoon. Amen? May task tayo. May task tayo. Kapag ministry, baka pwedeng iwanan muna yung trabaho and follow the Lord Jesus Christ. Are you with me? Okay, and follow me. Kaya si Andrew ay manly. Bakit manly? Sa paningin ng Diyos. Bakit lalaking lalaki? Bakit lalaking lalaki? Marunong sumunod sa Diyos. Tayo tayong lahat, tayo manalangin. Ang tunay na lalaki at sukatan ng pagiging lalaki sa harapan ng Diyos ay yung marunong sumunod sa Diyos. Ama naming Diyos, salamat po sa mensaheng aming narinig. Salamat sa buhay ni Andrew. Wala sana yung napakatitinding mga istorya sa Biblia na naganap. Wala yung Day of Pentecost preaching 3,000 soul got saved. Wala sana yung Book of Peter, Book of Acts. Wala sana yung feeding of the 5,000 without Andrew. Salamat Panginoon dahil siya ay hindi gifted preacher. Simple lang ang ginagawa niya. Yung magdala ng kaluluwa. Pero yung mga dinala niya, naging malaking istorya sa Biblia. Kapatid, be like Andrew. Hindi man ikaw yung mga great preacher, hindi man ikaw yung frontliner, pero ikaw'y nagdala ng mga frontliner. Ikaw yung nagdala ng preacher. I encourage you, keep on winning soul for Christ. Ikaw yung nag-win. Ikaw yung nag-witness. Ikaw yung nagbitbit ng bisita. Pero yung gagampanan pala ng mga bisitang mo yan, pag lumago, grabe. Yan pala ang solusyon sa problema. At kuminsan pati problema mo, siya pala ang solusyon pag dinala mo siya sa Panginoon. Kung ginausap ka ng Panginoon, may naiisip ka na dalhin sa Panginoon. Come on, you pray to the Lord. At kung nakikita mo na yung mga bunga ng dinala mo sa Panginoon, magpasalamat ka sa Panginoon. At hamunin mo ang iyong sarili na Panginoon, sige pa po, tulungan niyo po ako makapagdala pa ng kaluluwa. Hindi ako titigil. Mga bata, sige, dali na mga bata. Young people, dali na mga young people. Ang mga anak, dali na mga anak. Ang mga pamangkin, dali na mga pamangkin. Yung mga tito, tita, dalin. Yung mga kapitbahay, yung mga katrabaho, classmate, halika. Gusto kong maging middleman, katulad ni Andrew. Ama naming Diyos, salamat sa inyong mensahe. I-bless niyo po ang bawat tuhod na nakaluhod at nananalangin sa inyo ngayon. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.